Hello, Marvinatics! Solo ko lang ngayon dahil me time ko to at ngayon ko lang gustong or kayang gawin to dahil magpapasukan na si Summer at hindi na ulit ako magkakaroon ng mga ganitong peaceful and quiet na me time. Ito, isa sa most highly requested na content dito sa vlog namin kaya talaga siningit ko siya sa schedule ko. So if you've been following me sa Instagram, alam nyo na na natanggap si Summer sa UPIS or yung UP University of the Philippines Integrated School. For this vlog, i-share ko lang kung ano yung mga ginawa naming preparations bago yung UPKAT or yung UP Kinder Admission Test ni Summer. So if you want to find out kung ano yung mga ginawa naming preparation, please watch this vlog. But before anything else, please make sure you are subscribed to our YouTube channel, Alfie Angelica, and also to our Instagram account, at Alfie Angelica. Gusto ko lang sabihin na itong mga isi-share ko na ways kung paano namin prepare si Summer for the UPKAT is ito yung based sa personal experience namin. And gusto lang namin i-share kung ano ba yung ginawa namin and how we started our UPIS journey. Number one, the moment na mapagdesisyonan nyo na na gusto nyong ipasok yung anak nyo sa UPIS, ay simulan nyo na magdasal. O, yun talaga yung pinaka-importante at number one na sinasabi ko. Dahil, napaka-kaunti lang talaga na mga tinatanggap na estudyante sa UPIS. Ako, since UPIS alumna ako, nung batch namin, siguro mga 150 to 200 ang estudyante. Pero, I think matagal na or ilang taon na nireduce nila yung number ng mga students na tinatanggap nila. So, for kay Summer, sa batch ni Summer, 100 students na lang yung kanilang tatanggapin. Yung 100 students na yan, 60% or 60 na students ay anak ng mga UP employees. Tapos yung remaining 40 students or remaining 40%, yun yung mga anak ng mga magulang na hindi naman nagtatrabaho sa UP. Kung iisipin nyo na, para naman madaling makapasok dyan dahil 100 naman siya, i-insert ko dito yung clip na pinapakita niya kung ano yung naging experience nila nung UPKAT sa UP nung wala pang pandemic. At talaga makikita nyo na libo yung mga kumukuha ng UPKAT. So magkakaroon ng entrance exam para masala yung mga libo na nag-apply sa UPKAT para ma-shortlist nila yung 100 na estudyante na tatanggapin nila sa UPIS Kinder. Number 2 na preparation namin para kay Summer ay we made sure na si Summer ay nakakapagsalita at nakakaintindi ng wikang Filipino. Dahil ang UPKAT, yung mga nagpapatest doon o yung mga teachers na nagko-conduct ng UPKAT, Filipino yung ginagamit nila na language at kahit na makapasok sila sa UP, ang ginagamit na lingwahe sa pagtuturo sa UPIS ay Filipino din. Kahit naman hindi siya mag-exam sa UPIS, napaka-importante talaga na marunong makaintindi at makapagsalita ng wikang Filipino or yung sariling wika natin, yung ating mga anak. Mga ginagawa namin para matuto si Summer mag-Filipino ay kinakausap namin siya ng Filipino dito sa bahay. Gumagamit kami ng English, gumagamit kami ng Filipino dito sa bahay at kaya niya makipag-usap sa amin or makaintindi sa wikang Filipino. Binabasahan din namin siya ng mga Filipino book. Marami siya mga Adarna books na Filipino, Lampara books at Tahanan books. Magaganda yung mga storya nito at nai-enjoy din naman nung bata at naiintindihan nila or fully nag-grasp nila yung Filipino language. At kung mahilig na sa Netflix, yung mga anak natin katulad ni Summer, binibigyan namin siya ng time para manood ng Netflix. May mga instances na sinasubstitute namin yung kanyang mga Netflix programs or TV shows para manood siya ng sineskwela sa YouTube. Ikaw ba'y nakakapagsalita ka ng Filipino? Yes. Marunong ka ba? Opo. Ay, third preparation na ginawa namin ay nag-focus kami sa independence and obedience ni Summer. Ang UPIS, ang entrance exam dito, unlike siguro sa ibang schools, hindi required dito na marunong kang magbasa, marunong ka na agad magsulat, o magaling ka na sa math, or marami ka na nakakabisado. Hindi ito yung binibigyang halaga ng UPIS for the UPKAT. Ang UPKAT is a readiness exam
So, titingnan doon ng mga teachers kung ready na ba yung mga anak natin for school. Isa sa mga prepare namin is kung kaya na ba ni Summer na maiwan mag-isa. Dahil during the examination process, bawal yung katabi yung magulang. Kailangan mag-isa lang talaga yung bata sa kwarto at madidisqualify yung bata kapag nakita nagtatanong sa magulang or nakita sa camera na paikot-ikot yung magulang sa malapit dun sa bata. Minake sure din namin na marunong na mag-follow ng instructions si Summer at lalo na kaya niya nang sundin yung mga instructions teacher, pag sinabi ni teacher doon sa UPKAT na sumayaw, magsulat, magtaas ng kamay kapag may isasagot, or mag-thumbs up. Nagagawa na rin naman niya yun doon sa teacher niya sa UPPAW. Since galing si Summer sa UPPAW, naturuan na rin siya doon ng teacher niya na magbasa, magsulat, yung sounds of the letters. Tinuruan na rin siya doon ng basic or simple na addition, pagre-recognize ng iba't ibang shapes or mga hugis. At kami mismo, tinuruan na rin namin siya kung paano magbutones ng damit at magtali ng sapatos. Fourth preparation na ginawa namin for the UPKAT, nakipag-usap ako sa mga kaibigan ko na ngayon ay parents na rin or may mga anak na nag-aaral sa UPIS. Tatanong ako sa kanila ng mga tips, ano yung mga na-experience nila. Okay, preparation number 5, yung ginawa namin ay nag-review din kami kahit papaano. Gumawa kami ng sarili naming reviewer. So, meron kami sa notebook or sa papel, isha-share ko dito. At meron din kami yung ginawa namin sa chalkboard, pero majority nung reviewer namin ay ginagawa namin through play. Through play dahil para hindi not much pressure, mag-enjoy yung bata, tsaka syempre yung magulang ako. At better yung recall kapag ginagawa siya kapag naglalaro. So, Filipino words ng mga body parts, inaaral namin yun kapag naliligo. Filipino words ng parts of the house, parts of the school. Ginagawa namin yun kapag nagpre-pretend play kami or pretend school kung saan si Summer yung student, tapos ako yung teacher. Pag ginagawa kasi yung pagre-review through play, naniniwala ako na better recall siya and less repetition. So, preparation number 6, binasahan namin siya ng iba't ibang books about conquering shyness and being brave. Anita, kulito sa mahiyaing bibe na na-conquer niya yung shyness niya. Itong Captain Starfish na tinuturuan yung bata na you will shine in your own way. Gusto lang namin ma-make sure or ma-motivate si Summer na mas ma-express niya yung sarili niya kapag may mga tanong sa kanya si teacher during the day of the exam. Ito yung book na Dear Girl. Eh, isa to sa mga favorite na libro ni Summer. I might take Dear Girl because it has these pages and to jump in a swimming pool. Also, this one. It sits under a tree. Preparation number 7. Never kong tinawag na exam yung UPKAT para rin less pressure sa aming lahat. Ang sinabi lang namin sa kanya na she was going to play with her teacher and then there will be other kids na pwede niya makita or makalaro niya. May teacher nakakausap sa kanya dahil gusto siyang makilala or gusto malaman kung ano yung mga naturo na sa kanya nung dati niyang teachers. At dahil nga love na love niya si Teacher D, naramdaman niya na this is her chance na iabang niya or ipakita niya kung ano yung mga naituro na sa kanya ni Teacher D. Number 8, the day before the exam, nag-practice kami kung paano gumamit ng headset. Medyo cramming kami dito. Nung the day before lang ng exam, tsaka lang kami bumili ng headset. Pinag-practice namin siya kung paano gumamit ng headset by video calling her lolas and lolos and friends. Nag-video call sila sa Facebook tapos naka-headset siya. So, para syempre fun. We preferred using a headphone over earphones dahil no nagda-dry run kami. Pansin namin na kapag earphones, nalalaglag siya sa tenga ni Summer. At naiilang siya at kailangan niyang ibalik or gamitin yung kamay niya para isiksik ulit sa loob ng tenga niya. So, naisip namin na baka mahirapan siya kapag magsusulat sila or sasayaw, tapos mahuhulog yung earphone. So, nag-prefer kami na headphone na lang gamitin para naka-headband yung sa ulo niya. Number 9, we slept early dahil we had to wake up early. Yung UPKAT schedule ni Summer was 7 a.m.
And then, kailangan naka-login na ng 6:45 a.m. Gumising kami ng mga 6:15. We had quick breakfast. Binigyan ko siya ng chocolate milk para mataas yung energy niya at para extra bibo siya at hindi inaantok during the UPKAT itself. And then, number 10, hindi na kami nag-probe too much on what happened during the exam. So, bawal, di ba, na umaligid yung parents doon sa kwarto kung saan nag-exam yung bata. So, we had no idea kung ano ba yung mga tinanong kay Summer. Ako, personally, hindi na ako nagtanong sa kanya kung ano ba yung mga tinanong sa'yo ni teacher. Para rin, less pressure sa kanya. At ako, to be honest, ayoko rin ma-disappoint if ever na may sabihin siya na may hindi ako nasagot, mami, or hindi ko na-unmute, kaya hindi ako nakasagot. So, wala na akong tinanong. So, kung ano man nangyari dun sa UPKAT, nasa sa kanya na yon. Siya na lang nakakaalam nun, siya kasi teacher. So, binigay ko na lang ang buong tiwala ko sa anak ko, kay Summer, na kaya niya at makakapasa siya sa UPKAT, sa UPIS. A few weeks after nung UPKAT, nilabas na nila yung results dun sa kanilang Facebook page. At dahil wala akong actual video nung nalaman ko na nakapasok or tanggap na si Summer sa UPIS. Ito na! Ang ating bagong eskolar ng bayan! So, saan ka na mag-school ngayon? UPIS. Are you happy? Yes! Anong section mo? Kay Magnolia. Your section in kindergarten is Kay Magnolia! Parehas tayo. Kay Magnolia din si Mami dati. And we will be entering a new chapter sa aming education journey at mag-share kami ng more vlogs kung ano magiging experience ni Summer sa UPIS. I haven't started UPIS, but I like it there. Thank you for being with us sa school journey ni Summer, and I hope you can still stay with us as we enter a new chapter. So, bye! Bye-bye! Bye, Marvin Natis! Bye!